Pinto is door, owned by Dr. Kwanang, neurologist. Nagre-return na siya this coming December 12. So, kaya natin ginamit yung Pinto. Kasi yung gallery natin sa taas, kinonstruct yan ng year 2000. So, in a way, parang door to the new millennium, new opportunities, or any attributes na po pwede natin gamitin sa door. Brushing and cleaning lang, ano? So, hindi tayo, hindi siya aircon. Kasi sa aircon naman, ano? Siguro maintindihan natin kasi baba nagkaroon ng museum dahil polluted masyado. So, yung preservation. And yun naman, yung acid yan, which actually damages the, ano, the artworks. Now here, fresh air. Other din tayo ng tinatawag ng Silangan Foundation for Arts, Culture, and Ecology. So, we take care of sa mga kung ano existing plants natin, yung endemic, at saka yung introduced na plants. Arts and culture, ano? Without arts kasi, wala rin kultura. Museum provides us with information and knowledge. Right. Ang museum ito ay naglalayo na baguhin ang buhay ng mga tao, mag-ambag ng kaalaman sa komunidad at tumulong na lumikha ng isang makatarungang lipunan. Ang museo at ang madla ay mas nagkakalapit. Ito ay dahil sa pagpapagana ng museo upang gawing mas mabuti ang paggamit ng mga koleksyon at iba pang mga makukunan upang matugunan ang mga pangangailangan at interes ng mga tao. Alam niyo ba na ang salitang museo o museum ay hango sa salitang Griego na museon? Ang museo ay isang gusali na kung saan ang mga makasaysayang pang-agham, sining o kultural na interes ay naka-impact. They need to perform an investigation before presenting data because the materials displayed in museum are very rare and delicate. Some of it are kept to remember what had happened to our ancient history. For them to keep it safe, there must be an agreement to the museum personnel before presenting or investigate the materials displayed. The advantage of having an agreement to the members of the museum is that respecting them and acknowledging their hard work on how they preserve and present the materials displayed. Ang destructive analysis ay dapat na aprobado sa isang museum therapy. Ito ay dumadaan sa mga kapatid. Ito ay responsibilidad ng tagapamamiksik upang kilalanin at piliin ang mga specimen. Nang sa gayon, ay may lahat ito ng tama sa pagkakas. Museo ay may ginagampan ng isang mahalagang papel sa pagbibigay ng impormasyon para sa pangangailangan sa pananaliksik na pagmatagalan sa pamamagitan ng pag-aalaga ng isang pangunahing pinagmulan ng datos ng koleksyon. Ang pag-aaral sa museo ay dapat nauugnay sa misyon at mga layunin ng museo at obligasyon nitong sumunod sa mga etikal at akademikong kasanayan upang sa gayon ay mananatiling maayos ang pagbubuklod-buklod ng mga bagay sa loob ng museo. Obligasyon din ng isang museo na makipag-ugnayan sa mga institusyon na meron ding layunin na pangalagaan ng kasaysayan upang mapalawak ang pangangalaga nito. Ang museum ay namumulekta ng mga bagay tungkol sa art, history, at science. Pinag-aaralan ito at ang lahat ng artifacts nito ay binibigyan ng pantay-pantay na importansya. Pinapangalagaan ang mga artifact para sa hinaharap. Hindi madaling mag-maintain ng isang museum at kailangan din dito ng tamang pag-iingat. Kadalasan, ang mga artifact dito ay galing sa lumang panahon. Ang pagpapanatili sa mga artifacts ay malaking obligasyon ng museo. Nang sa gayon ay magkaroon ng susunod na henerasyon na pagkakataong pag-aralan ang mga bagay tungkol sa kanilang
they said.